Maria, mahal mo ba talaga ang kapatid ko, si Luis Fernando? Hi, Vladdy. Ano? Bakit ko naman sasabing hindi kung oo? Ay, mahal na mahal ko siya. Baliw na baliw ako sa kanya. Ilang araw na lang at may darating na ritong guro para turuan ka. Naintindihan mo? Ay, opo! Tuturuan niya rin ba ako tulad ng tinuturo sa akin ni Luis Fernando? Fernando, iho, ano kaya kung mag-party na tayo para sabihin sa lahat ang tungkol sa kasal niyo ni Soraya? Sinabi sa akin ni Luis Fernando na hindi kanya pakakasalan dahil may ibang babae siyang gusto. Ano? Pero alam ko naman, niloloko niyo akong dalawa ni Soraya. Wala na akong pakialam kay Soraya ngayon. Talaga? Oo nga. Sumumpa ka sa ngalan ng Diyos. Sinusumpa ako sa'yo. Ay, naku naman. At kailan naman gagawin yung kasal natin? Pwede na tayo magpakasal sa sandaling medyo magbago ka na ng konti. Ay, kaya naman pala. Nakakaistorbo ba ako sa inyo? Hindi. Tama lang ang dating mo para malaman mo na. Ang tungkol saan? Inaalo ko na si Maria. Napakasalan niya ako. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka makatingin? Kawawang pulube. Huwag ka muna magsaya. Huwag ka magpapaloko sa kanya, babaeng hampas lupa. Alam mo, huwag mo akong tatawagin hampas lupa. Hampas lupa! Hampas lupa ka dahil sa inaasal mo! Huwag. Kung ganun pala, nagyaya ka ng kasal dyan sa walang kwetang babae na yan, ha? At naniwala naman ang kawawang ignorante. Hindi mo ba nakikita na niloloko ka lang niya para masubukan niya magpakasaya sa'yo? Hindi alam yun. Totoo ba yung sinabi niya? Sabihin mo. Hindi, Maria. Hindi kita pinaglalaroan. Ay. Pinaglalaroan ka lang niya, mabahong basurera. Maniwala ka sa akin, Maria. Patutunayan ko sa'yo na tapat ako sa'yo sa pamamagitan ng respeto. Pasensya ka na, miss, ha? Pasensya na. Kung ganun, siya palang sinasabi mong sikreto mo? Sinabi agad sa'yo ni Mama. Ano bang nakita mo sa kanya kaya mo siya nagustuhan, ha? Nakakasuka. Talagang baboy kayong mga lalaki. Mas gusto pa ninyo mga basura. Pero syempre naman, pagdating sa pagpapakasaya, pwede na kahit na ano. Hindi mo ba narinig na gusto ko siyang pakasalan? Ay, oo. Narinig ko nga. Pero di ako naniniwala. Ako ang pakakasalan mo dahil tayong dalawang magkauri. Hindi ang isang yan na walang kwenta. Walang kwenta? Makikita mo ang halaga ko kapag natuto na akong maging tunay na eleganteng babae, tandaan mo yan. Baka nga, mas mahigitan pa kita dyan eh. Oo, no, wala ka nang masabi. Alam mo, hindi sa damit makikita ang tunay na pagkatao. Hindi ka kasi ganun. Ay, kaya naman pala. Manalamin ka. Nanggagalaiti ka na sa galit dyan dahil tinanggihan ka na niya. Ang pagtanggi niya, ang magiging pagkawasak mo. Alam mo, mag-iingat ka. Sa bandang huli, baka pagsisihan mo na pinili ka ng walang kwentang yan. Huwag mo kong hawakan! Umalis siya na isang talunan. Alam mo, kung nakakadung isang inggit, sigurado akong gusgusin ang babaeng yon, hindi ba? Gaya nga ng sinabi niyo, Senyorita Soraya. Gusto lang paglaruan ni Senyorito ang hampas lupang yon. Sa sandali na makuha niya na ang gusto niya sa babaeng yon, iiwan din niya yun para bumalik sa'yo. Nasaan si Tita Victoria? Naroon pa siya sa kwarto niya. Huwag kang pumunta ron. Senyorita, hindi pa umaalis si Don Fernando papuntang opisina, kaya hindi kayo makakapag-usap ng maayos. Hintayin niyo na lang siya sa study room. Pupuntahan ko siya at sasabihin narito kayo. Magkakilala tayo, hindi ba? Parang kilala nga kita. Oo nga, nakita kita dun sa bahay kung saan nakatira si Maria. Oo, ikaw yung kaibigan niya sa baryo. Oo, miss. Ako si Pedro Diaz, natutuwa akong makilala ka. Ang pangalan kay Vanessa, Vanessa de la Beca. Naku, miss, hiyang-hiya talaga ako sa nangyari. Kasalanan ko dahil hindi ako tumitingin sa daan. Huwag ka mag-alala, wala lang yun. Ayos ka lang ba? Oo naman, sinabi ko naman sa'yo na wala ito. Sige, Miss Vanessa. Pasensya na lang ulit, ha? Ipakisabi na lang kay Maria na kinukumusta ko siya. Bakit hindi ikaw mismo magsabi sa kanya para naman makita kayo ulit? Oo, tama ka.
Pupunta ulit ako ron. Sa hapon, ha? Para siguradong andun din ako. Okay, sige, miss. Paalam. Bye. Anong problema, Soraya? Naiinis ako, tita! Iwan mo na kami, Carlota. Ay, senyora, pero nakita ko naman po ang lahat ng nangyari kay Senyorita Soraya. Iwan mo na kami! Tita, kilala mo na ba kung sino sekretong babae ni Luis Fernando? Kung sinong dahilan kung bakit hindi niya ako pakakasalan? Hindi, pero kilala mo na kung sino. Si Maria na taga-barrio! Yeah. Gusto niya ang hampas lupang yon. Hindi. Minsan ko nang sinabi sa'yo, tita. Hindi siya ang unang lalaki na magkakagusto sa isang... Hindi! Hindi si Luis Fernando ko! Hindi lang siya interesado sa kanya, tita. May mas malala pa ron. Iniisip ng anak niyong si Luis Fernando na pakasalan na ang mabahong babaeng basurera! Hindi! Alam mong naisip ko, bibilisan ko ang pag-aaral sa mga bagay-bagay para maikasal na tayo agad, di ba? Grabe naman. Ikaw ang unang nakahalik sa akin at talagang, ikaw ah, talagang sinasamantala mo ako ah. Yan totoo, hindi mo ba ako niloloko? Hindi, Maria. Bakit ayaw mong maniwala? Parang mahirap lang paniwalaan na ang isang lalaking katulad mo, papansinin ang kagaya ko. Oo, totoo yun. At natatandaan ko minsan kung sinabi sa'yo na hindi ako magkakagusto sa isang tulad mo. Ay, sabi ko na eh. Anong nangyayari ngayon? Kinayan ko ang sinabi ko. At heto ako ngayon. Nagmamahal sa'yo. Pero gagawin nating tama ang lahat. Kaya gusto kong baguhin mo ang sarili mo. Alam kong magiging problema yan sa pagtagal ng pagsasama natin. Nga pala, pwede ko bang sabihin kay Tito Fernando lahat ng mga sinabi mo sa akin? Hindi, Maria. Hayaan mo ko mismo magsabi kay Papa sa tamang panahon. Kailangan mo magsanay at maging isang tunay na elegante. Nang sa ganun, sa oras na yon, pag-uusapan na natin ang tungkol sa kasal natin. Sige. Kailangan ko pa mag-erasisyo, ha? Magkita na lang tayo. Ay. Kailangan ko na magpasalamat ngayon sa mahal na Birhen dahil binigyan niya ako ng isang milagro. Siyang nagbigay sa akin ito. Nababaliw na ang anak ko! Kakausapin ko si Fernando tungkol dito. Huwag mo sasabihin kay Uncle Fernando ito! Hahadlangan agad ito ni Fernando! Anong malay natin, tita? Sino makapagsasabi? Siguradong hangad niya ang pinakamabuti para sa alaga niya. May mas hihigit pa ba sa pagpapakasal niya? Sa pangunahing tagapagmana ng kayamanan niya? Ang kailangan mong kausapin ay si Luis Fernando. Yun mismo ang gagawin ko. Napahiya ako kanina. Tinanggihan niya ako kapalit ng isang yun. At di ko alam kung mapapatawad ko pa siya. Hindi ko alam, tita! Soraya! Soraya! Iha! Tatawagan na lang kita mamaya. Kailangan ko magpunta sa doktor. Hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraan. At pagkatapos na nangyari ngayong araw, mas lumala pa. Bakit ganyan ka makatingin? May hinahanap ka ba na kamukha ko o ano? Wisit kang hampas lupa ka. Ah, oo na. Ikaw ng sosyal. Pero patawarin ka sana ng Diyos sa dila mong yan. Hindi ka magiging senyorita sa bahay na to. Kundi ako. Hindi ikaw ang pakakasalan ni Luis Fernando. Talaga lang ah. Sila lang ang makapag-decision yan. Hindi ikaw. Ako ang siyang pakakasalan niya. At maaawa ko sa'yo pag pumasok ako sa bahay na to na yakap ni Luis Fernando. Ang asawa ko! Maaawa ako sa'yo dahil habang buhay mong pagsisisihan na nakilala mo pa ako. Inalok ba talaga ng anak ko ng kasal si Maria? Opo, senyora. Puntahan mo ngayon si Luis Fernando at sabihin mong puntahan agad ako sa opisina. Gusto ko siyang makausap. Magandang umaga, iha. Magandang umaga, Tito Fernando. May problema ka ba? Wala po, okay lang. Kumusta po umaga nyo? Mabuti, papunta na ako sa opisina. Alam mo, nakausap ko na ang guro na magtuturo sa'yo ng lahat. At sa Lunes na ang simula mo.
Ay, sa Lunes na po, Tito. Kahit nga mga manok, hindi nangingitlog nun eh. Hindi nga siguro nangingitlog ang mga manok pag Lunes, pero si Miss Caro, ang guro mo ay darating dito sa Lunes para masimula na ang pagtuturo sa'yo. Sige po, pag-aaralan ko lahat, Tito. Makikita niyo yan. Makikita niyo. Makikita na lang tayo mamaya. Mamaya na lang po ulit, Tito Fernando. Ay, senyorito. Kanina ko pa po kayo hinahanap. Pinapapunta kayo ni Senyora Victoria sa opisina. Hinihintay niya po kayo. Alam na niya ang lahat, tama ba? Si Senyorita Soraya po ang nagsabi sa kanya. Huwag niyo pong isipin ako ang nagsabi. Pero manda kayo dahil galit na galit sa inyo ang mama ninyo. Wow, grabe, mahal na birhen. Ayoko na po sanang bigyan niyo pa ako ng himala kay Luis Fernando dahil ang sama-sama niyo sa akin. Pero nag-iba na siya. Nagbago na siya ng pakikitungo. Gusto ko po kayong pasalamatan, mahal na birhen. Pupunta ako rin sa simbahan ni Padre Honorio para magdasal. Pero may isang bagay lang akong hihilingin sa inyo, ha? Kung magiging masama lang siya sa akin pagdating ng araw, huwag kayong pumayag na maikasal kami. Diyos ko, Luis Fernando, hindi ito maaari. Sabi ni Carlota gusto niya rin ako makausap, ama. Opo, opo. Alam ko na kung tungkol saan ito. Iniisip ko na isa lang itong biro, hindi ba? Hindi po, mama. Sinasabi ko ng seryoso ako dito. May nagugustuhan na akong babae, pero hindi si Soraya yon, kundi si Maria. Oh. Si Maria na taga-barrio na basurera kung tawagin niyo siya. Oh. Kahit na ayaw niyo maniwala, mahal ko siya. Ito'y istorya ni Maria ang taga-barrio.